Simple lamang sa labas, pero pagpasok natin sa loob, ay naka-tiles na ito at talagang napakaganda. So guys, 16 by 18 ang sukat ng bahay na ito at may dalawang kwarto. At yan nga ay naka-color roof and steel trusses at may tiles na po ang loob nito. At yan nga guys ay magugulat tayo sa budget na inilaan dito ni ma'am na unti-unti niyang pinagawa hanggang sa nabuo ang kanyang pangarap na bahay para sa kanyang pamilya. At ito na nga guys ang ating pag-uusapan ngayon, ang matagumpay na pagpapagawa ng kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa loob ng 11 taon sa bansang Kuwait, Bahrain at Qatar. At yan nga guys, ito at binigay sa atin ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito upang maihatid din sa inyo at mailathala upang magkaroon din tayo ng basehan at idea if ever na tayo ay magpapagawa na ng ating pangarap na bahay, lalo na't ganitong sukat at ganito rin style ay maaaring ganito rin lamang ang ating abutin na budget at yung ngayong ganitong finish ay pwede na pong matirahan. So kapatid, kung bago ka pa lang sa ating page at YouTube channel ay i-follow at i-share mo na ang video na ito at i-subscribe para sa susunod nating upload na mga videos ay ma-update ka at mapanood mo ito. So guys, ito nga't pag-usapan na agad natin ang mga detalye ng bahay na ito. So ayon po sa binigay na details ni Ma'am Edrose, nang sukat po ng bahay na ito ay 4.8 meters by 5.4 meters in total of 26 square meters. And then kinonvert na naman natin ito by the feet at lumalabas ito na 18 feet by 16 feet. Ito po ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room at isang CR. So guys, itong at sa puntong ito ay nakikita natin na nakatayo na yung structural ng bahay. At yan nga guys, kung mapapansin natin, ay maganda at maaliwalas din naman yung ganitong klaseng design na bahay. So itong at pag-usapan na agad natin ang bawat detalye ng mga materials na nagamit dito sa structural ng bahay. So ayon po sa binigay na details ni ma'am, sa bawat hollow blocks po na ginamit dito sa bahay na ito ay umubos sila ng 950 piraso. Sa ganitong sukat po na 16 feet by 18 feet na mayroon dalawang kwarto. And then guys, ito nga ay rough pa lamang ang nasa labas at yung loob po ay naka-finish at naka-tiles. And then guys, dito naman po sa kanilang simento ay gumamit lamang sila dito ng 95 piraso. Lahat na po yan sa ganitong sukat na 16 feet by 18 feet at rough pa lamang yung labas. And then guys, sa mga bakal naman, anya nga na ma'am ay gumamit sila dito na sukat na 12mm at 10mm. Sa 12mm po ay nakagamit sila dito ng 45 piraso. At habang ang 10mm ay umubos sila dito ng 70 piraso. At lahat-lahat guys ay nagtotal ng 115 piraso dito ang nagamit nilang bakal sa ganitong sukat na bahay. So guys, ayun nga po sa puntong ito ay nakikita natin na pinapalitadahan na. And then meron na rin po siyang mga hamba at pintuan. And then yan nga guys, at nire-ready na rin po nila ito sa pagta-tiles. So ito naman po ang ating pag-usapan ngayon ng about sa tiles at mga pintuan. So ayun po sa binigay na details ni Ma'am Edrose, dito po sa kanilang tiles ay sa sala ay gumamit sila dito na sukat na 60 by 60. Yan po ay sa sala at sa mga kwarto. And then dito naman po sa tiles na to ay nakagasto sila ng halagang 8,344 pesos. Lahat-lahat na po yan kasama rin yung tiles dito sa kanilang CR na kung saan ito po ay ginamit na sukat ay 30 by 30. Yan po ay sa flooring at wall ng CR. And then guys, dito po sa labor cost ng kanilang pagpapatiles ay gumasto si ma'am ng halagang 7,200 pesos. Yan po ay kasama na ang buong tiles work ng buong bahay. And then guys, dito po ay nakikita natin na nakakabit na nga ang hamba at yan naman ang ating pag-usapan. Ayon po sa details ni ma'am, ito pong lahat ng kanilang pintuan ay 4 na piraso. At ito po ay mga plywood lamang at yan nga guys, iba-iba rin ang presyo nito. Merong 1,930, merong 1,980 at merong 2,500. At lahat-lahat po ito total cost na nagastos ni ma'am sa pintuan ay nagkakahalaga po ng 6,410 pesos. And then guys, ito po ang pinaka-importante malaman about po sa pagpapagawa ng kanilang bubong. So ayon po sa details ni ma'am, ang ginamit po nila dito ay color roof and steel trusses. So dito po muna tayo sa steel trusses. Sa steel trusses po ay gumamit sila dito ng tubular at C-purlins. So sa C-purlins po ay nakagamit sila dito ng 2x3 ang sukat at yan ay 15 piraso. And then guys, ito po ay nagkakahalaga ng 9,270 pesos. Dito po sa 2x3 na 15 pirasong C-purlins. And then gumamit din po sila dito ng tubular na 2x3. And then yan po ay nagkakahalaga ng 7,160 pesos at yan po ay 10 piraso po ang kanilang nagamit. So guys, ayan at nakikita nyo, buo na po yung bahay at nakatayo na. At anya nga ni ma'am ay talagang napakasarap sa feeling ng kanyang nararamdaman ngayon although hindi pa ito totally finished. Ang importante sa lahat ay kanila nang natitirahan.
And then guys, ito naman sa kanilang bubong or yero, na kung saan ito po ay long span rib type. At anya nga ni ma'am, ito po ay 8 piraso. At yan ngayon nagkakahalaga ng 19,920 pesos sa kanilang bubong po yan. So guys, ayan nga at kabuuan na nakikita natin na maayos at maaliwalas naman pong tingnan ang bahay. At yan nga, anya nga ni ma'am ay talagang unti-unti na lang niyang itong i-finish hanggang sa matapos ito at mabuo ng maayos. At tulad nga ng sabi natin, ang importante ay meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay. And then guys, eto nga ang tanong, magkano nga ba ang kabuuang nagastos dito ni ma'am? So bago po yan, ay panoorin po muna natin ang full video house tour na ito upang makita natin kung gaano kaaliwalas itong 16 feet by 18 feet na mayroon dalawang kwarto. At magugulat kayo guys, napakaganda ng loob nito kahit simple lamang sa labas, pero pagpasok natin sa loob ay malinis at maayos ang pagkagawa at maayos din ang pagkakasetup ni ma'am ng kanilang bahay. So ito po't panoorin natin at siyasatin nating mabuti. So guys, ayun nga po't natunghayan nyo kung gaano nga ba kaaliwalas itong sukat na 16 feet by 18 feet na mayroong dalawang kwarto. At tunay ngang napakalinis at napakaganda ng loob ng bahay na ito na kahit simple lamang sa labas. So ito nga guys, ang tanong, magkano nga ba ang kabuuang nagastos dito, labor and materials? So ayon po kay ma'am, sa binigay na details niya sa akin, ito po, lahat-lahat ay pinagsumikapan niya ng usto. At anya nga ni ma'am ay unti-unti niya itong pinagawa hanggang sa nabuo itong bahay na kanyang pinapangarap. At ito lahat-lahat, ang kanya na nagastos dito, labor and materials, ay nagkakahalaga na po ng 300,000 pesos.